Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Natitipon tayo bilang isang bayan ng Diyos sa harap ng Kanyang hapag sa patuloy nating paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon at paggunita natin sa Kanyang kapanganakan. Hilingin natin ng biyaya na tunay tayong makapagpanibago ng ating sarili upang sa gayon ay maipasok natin ang ating Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan, kaawaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kaniyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal sa pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako'y turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sariguro at patnubay. Sa mababang loob, siya'y yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima, siya'y kaibigan sa katapagagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, 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 alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarya sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anapat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Kapag pinanganak ang isang sanggol sa isang pamilya, marami hong nagbabago. Para sa mga first time na magkaroon ng anak, ang mga bagong kasal, ang mga mag-asawa, hindi na lang sila basta nagiging mag-asawa. Pagkapanganak ng kanilang sanggol, nagiging magulang na sila. Hindi na lang sila basta mag-asawa, kundi nagiging pamilya na sila. Para sa mga biyenan nung mag-asawang iyon, hindi na lang sila basta biyenan o mga magulang nung mga kinasal na iyon. Pagkapanganak ng sanggol, nagiging mga lolo at lola sila. Maraming pagbabago kapag pinanganak ang isang sanggol sa isang pamilya. At hindi lang basta pagbabago ng kanilang estado. Hindi lang basta pagbabago kung ano ang tawag sa kanila. Hindi lang basta pagbabago kung ano na yung ituturing sa kanila. Dahil kalakip ng pagbabago ng ituturing sa kanila ay yung pagbabago din ng responsibilidad. Hindi na pwedeng sabihin nung mag-asawa na tayong dalawa lang naman. Silang dalawa na lang ang mag-iisip. Titiisipin lang nila kung anong kailangan ng bawat isa. Pero kapag pinanganak na yung kanilang sanggol, pinanganak yung kanilang anak, iisipin din nila anong kapakanan ng kanilang anak. Anong kakailanganin din nila? Anong kakailanganin ng kanilang pamilya? Nagbabago ang mga biyenan, hindi na lang basta magulang nung mga kinasal. Nagiging lolo at lola sila. Minsan pa nga ang kasabihan nila, ang lolo at lola ang nag-i-spoil dun sa apo. Bahala yung mga magulang na magdisiplina. Nagbabago ng ituturing, nagbabago ng tungkulin. Kaya kapag hindi sumabay yung pagbabago ng tungkulin dun sa ituturing, nagkakaroon ng problema. Hindi nagiging maayos. Maaring hindi natutugunan yung pangangailangan ng pamilya o di kaya nagkakaroon o nagiging mahina yung pundasyon ng isang pamilya. Sa bawat pagbabago, merong pagbabago ng turing, meron ding pagbabago ng tungkulin. Nakakawalong araw na ho tayo ng simbang gabi. Sino ho ba dito ang nakakawalo
yung kumpleto na, o yung kumpletong walo. No? Isang araw na lang, tapos na. Nung magsimula ang simbang gabi, meron ho ba kayong wish? Hindi ba sabi nila, kapag magsisimbang gabi, maganda na meron ka ring wish, meron kang hihilingin. Para pag nabuo mo yung siyam na gabi, yun ang hihilingin mo sa Panginoon na sana ay ibibigay, na sana ay, itutuparin ng Panginoon. May pagbabago. Pero wag lang ho sana nating tingnan yung pagsagot dun sa mga kahilingan natin. Sana ang maging hamon din para sa atin, ang maging kahilingan din natin ay pagbabago ng ating sarili. Pagbabago ng ating kalooban. Dun sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong naisipangalan ng kapitbahayan na Sakarias din yung magiging anak ni Sakarias at Elizabeth. Wala naman hong masama doon dahil tradisyon ng mga Hudyo na ipapangalan yung bawat lalaki sa pakapangalan ng kanilang kamag-anak. Kung hindi sa tatay, maaaring sa lolo o di kaya sa mga ninuno para makilala na siya'y bahagi ng linyang ito, na siya'y bahagi ng tahanang ito, na siya'y bahagi ng pamilyang ito. Pero nung tinanong si Sakarias, anong ipapangalan mo sa anak mo? Hindi Sakarias ang ipapangalan sa kanya, kundi Juan. Dahil may bago ng kailangang tingnan. May bago ng ituturing sa kanya, may bago ng ituturing sa kanilang pamilya, at sa pagbabago din ng turing na iyon, ay may tungkulin din nagagampanin si Juan. Ituturing silang mapalad na pamilya dahil sa kabila ng kanilang katandaan, sa kabila ng pagiging baog ni Elizabeth, nagkaroon sila ng anak. Sa kabila ng mga imposibleng pangyayari, may ibinigay pa rin biyaya ang Diyos, may pagbabagong nangyari sa kanila, kaya ituturing na silang mapalad. At sa pagtuturing na yon, meron ding responsibilidad silang gagawin. Meron din silang responsibilidad na gagampanin. Hindi dahil sa inaayawan nila yung tradisyon, hindi dahil kinakalimutan nila ang nakaraan, pero may mga bagay na kailangang iwanan, may mga bagay na kailangang talikuran, may mga bagay na kailangan ng palipasin upang makaharap dun sa bago na kailangang yakapin. At ito sana yung mahiling din nating biyaya habang papatapos na yung ating pagnonobena. Papalapit na tayo sa kapaskuhan ng pagsilang ng ating Panginoon. Sinasabi nila, ito yung pinakamasayang panahon sa isang taon. Kaya ang bati natin parati, Merry Christmas, maligayang Pasko. Pero hindi lang basta maligayang Pasko, hindi lang basta Merry Christmas, pero nandun at nararamdaman natin na ito yung sandali, ito yung mga panahon na nakakapagbigay tayo. Hindi lang dahil may mga Christmas bonus tayo. Kundi nakikita natin na pagkatapos na loob ng isang taon ay marami din akong biyayang natanggap at may biyaya din akong ibabahagi. Ito yung mga panahon na sasabihin nila kapag may kaaway ka, makipagbati ka naman, magpapasko na eh. Ito yung mga panahon na hindi natin kinakausap yung matagal nang hindi kinakausap o di kaya yung mga pamilyang nawalay, iisipin nila, magpapasko naman, masayang pagkakataon to at sana maging buo tayo muli isang pamilya. Mga pagbabago na sana ay nanais nating yakapin, hindi lang dahil ito'y tawag ng panahon, pero nakikita natin na gusto nating makisabay sa masaya at payapang pagkakataon at panahon ng Kapaskuhan. Pero sana hindi lang natin makita yung panahon na ito bilang pagkakataon na magampanan ng mga bagay na ito. Bakit? Dahil katulad din ng kalumaan, katulad din ng paulit-ulit na tradisyon, baka pagkatapos din ng panahon ng Kapaskuhan, balik pa rin tayo sa dati nating ginagawa.
Baka sabihin natin, tapos na yung Pasko, hindi ko na siya ulit papansinin. Tapos na yung Pasko, magkaaway na kami ulit. Tapos na yung Pasko, wala na akong maibibigay. Tapos na yung Pasko, wala na akong maibabahagi. Pero sa taon-taon na ginugunita natin ang pagsilang ng Panginoon, taon-taon na nagsisimbang gabi tayo, taon-taon na nagnonobena tayo, taon-taon na naghahanda tayo sa magandang pagdiriwang na ito, sana wag lang tayong makisabay sa mga pagbabagong nangyayari. At makikisabay lang din tayo pag natapos ang panahon na ito. Makisabay tayo sa pagbabagong iyon at ipagpatuloy natin hanggang tayo'y nabubuhay. Hindi lang tayo basta nakikisabay dahil ito ang uso. Ito ang tawag ng panahon. Ito ang tawag ng pagdiriwang. Nakikinita natin yung mga pagbabago na kailangan nating yakapin. At sana bitbitin natin ito parati. Lumipas man ang panahon ng Kapaskuhan. Lumipas man ang mga masasayang panahon na ito. Dahil ibig sabihin lamang noon na nakita natin kung ano ang kahalagahan ng panahon na ito. Ano ang kahalagahan ng ating mga ginagawa? At hindi lang tayo nakikisabay sa uso, hindi lang tayo nakikisabay sa panahon. Magsitayo ang lahat. Tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak, na ang ibig sabihi ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos sa bawat kahilingan ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na may pakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapananagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan at alalahanin natin ang mga taong humihiling ng ating panalangin at mga pinangakoan natin ng ating mga panalangin. Panginoong Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Thank you.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tumawag tayo sa ating Ama. Thank you.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang haring darating, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Patay na pala.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating na ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.